Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kininang buong puso at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Brethren in Christ, let us read here in Hebrews 6:17, Tagalog ang Biblia. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. And in Amplified Version, Hebrews 6:17, accordingly, God also, in His desire to show more convincingly and beyond doubt to those who were to inherit the promise, the unchangeableness of His purpose and plan, intervened or mediated with an oath. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Hebrews is unknown, but probably it was Paul, it was Silas, it was Barnabas, or it was Apollos, brethren in Christ. At dito sinasabi po ng author, mga kapatid, na sa pagkaibig, kasi gusto talaga ng Diyos na mapagpala ang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Gusto ng Diyos na lagi silang nananagana, lagi silang nagtatagumpay, lagi silang nabibiyayaan. Mga kapatid, yan po ang desire, yun ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang sinasabi ng author, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana. Yes, talagang makikita po natin na ang kanyang plano, ang kanyang pasya, ang kanyang layunin, mga kapatid, nararanasan na even in the Old Testament. Pero mas gusto ng Diyos maipakita niya yung sagana, mga kapatid. At ito ay kanyang pinamagitan or sabihin natin sinilyuhan ng kanyang sumpa, ng kanyang testamento, ng kasunduan, ng kasulatan at maging mga kapatid ng tinatawag nating pangako. Kaya mga kapatid, remember that our God never changes. Siya po ay unchangeable God and therefore all of His plans, brethren in Christ, are also unchangeable. Kaya dito mga kapatid, makikita po natin na wala pong dapat pag-aalinlangan, mga kapatid, dapat convince tayo or convince tayo na ang Diyos talaga ay tutupad, gaganap at magsasagawa ng anumang kanyang plinano, anumang kanyang ipinanukala o anuman ang kanyang pinangako sa buhay ng bawat isa sa atin. And our today's perception entitled God's Desire to Show Off for All the Inheritors. Put in mind, put in heart, and put in the spirit that we as children of God, as born again, as believers, as Christians, we are the inheritors, brethren in Christ. Wala naman pong pagtatalo na sinasabi talaga ng kasulatan na tayo ay mga co-heirs ng ating Panginoong Hesukristo or kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. If we are co-heirs of our Lord Jesus Christ, lahat ng mayroon ang Panginoon ay mayroon po tayo, mga kapatid. Again, no doubt na ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, we are the inheritors, brethren in Christ, dahil mismo pinatunayan ng banal na kasulatan that we are the co-heirs of our Lord Jesus Christ.
Again, these are God's desires na maipakita niya, maipadaman niya, maipagkaloob niya ang lahat ng ito sa mga tagapagmana ng ating Panginoon. In our today's preaching, we are going to tackle four P's, brethren in Christ, and these are the things na gustong ipakita ng Diyos, gusto ipagkaloob ng Diyos, at gustong iparanas ng Diyos sa atin ng mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya bilang mga tagapagmana. First point, His unchangeableness of His plan. Gusto niya, mga kapatid, na maiparanas ng Diyos ang hindi niya nababagong plano sa ating mga buhay. Remember, brethren in Christ, that there is no such accident in this world. Lahat po ng mga kapatid na nag-exist na mga bagay, brethren in Christ, these are God's plan. At lalo na, mga kapatid, we are God's masterpiece. Tayo talaga po ang sentro sa mga plano ng ating Panginoon. And before the foundation of the world, brethren in Christ, we are already in the mind of God and we are already belong to the plan of God. Kaya hindi aksidente na ikaw ay isinilang sa mundong ibabaw na ito at isang tiyak na may plano ang Diyos. And remember nang sabi ng scripture na whatever happen, ang plano ng Diyos will stand, brethren in Christ. Kaya nga, nakikita minsan ng kaaway, hinahadlangan ng kaaway, dinidistort ng kaaway, dinadiverse ng kaaway yung plano ng Diyos. Pero mga kapatid, again, the plan of God will stand sa buhay natin. Ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig, ang plano pa rin ng Diyos ang mangyayari sa ating mga buhay, brethren in Christ. And second point, His unchangeableness of His purpose. May layunin ang Panginoon. Remember na hindi tayo isinilang na idol, brethren in Christ. Hindi tayo isinilang for nothing. Tiyak na God has a purpose to each and every one of us. Talagang may kanya-kanya tayong panawagan. May kanya-kanya tayong layunin. Ang iba ay tinawag niya bilang mga tagapaglingkod, ang iba ay tinawag niya bilang mga tagapangaral, ang iba ay tinawag niya bilang tagapagsuporta, so on and so forth. Kaya nga may mga skills tayo, may mga giftings tayo, may mga talents tayo, may mga abilities tayo, brethren in Christ, na angkin. Bakit? Kasi God has a purpose to each and everyone of us, even to the sabihin natin sa pinakamaliit sa atin, mga kapatid, ay mayroon po yung kakayanan na angkin na galing sa ating Panginoon, because God has a purpose to each and every one of us, and His purpose, yun po ang maghahari sa ating mga buhay. And third point, His unchangeableness of His promise. Hindi nagbabago din ang Panginoon sa kanyang pangako. Sabi nga ni Apostle Paul, gaano mang kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo, walang wait, walang no, as long as it is in accordance to the will of God. Kaya ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay nakakatiyak tayo na magmamanifest ito, kasi ang pangako ng Diyos ay hindi yan nababago, mga kapatid. If He promised us ng isang masaganang buhay, maunlad na buhay, matagumpay na buhay, matiwasay na buhay, brethren in Christ, it will happen, kasi yun ang pangako. Ang tao lang naman po ang pwedeng sabihin natin sumablay sa pangako, mga kapatid. Sabi ko nga, sa magkasintahan, ang pinanghahawakan ng bawat isa ay yung pangako ng bawat isa. Tayo rin po na mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ang tanging pinanghahawakan natin ay ang pangako ng Diyos, mga kapatid. And again, whatever happened to us along the way, again, the promises of God still ang magmamanifest sa buhay ng bawat isa. And fourth point, last point, His unchangeableness of His
pledge. Mga kapatid, pag sinabing pledge, ito po yung agreement, ito yung covenant, ito yung testament. Mga kapatid, ito yung kasunduan. Ito po yung tinatawag kanina na oath, mga kapatid, or sa Tagalog, sumpa. Eh, medyo parang negative ang salitang sumpa. Maganda na lang ating isalin sa kasunduan, mga kapatid, agreement or pangako ng ating Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, yung sabi nga, ang we are now under the better covenant sealed with the better promises. Kaya napakaganda ng tipanan na mayroon tayo sa ating Panginoon o kasunduan na mayroon tayo sa Panginoon. Kaya pag sinabi sa kasunduan that we will not anymore be separated from the Lord, eh talagang walang pwedeng makapag-separate sa atin sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon na no one can snatch you out from my hand. Wala nang pwedeng makaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. At ang sinabi pa nga ni Apostle Paul, no one can separate us from the love of the Lord. That is part of God's covenant. At ang covenant ng Diyos ay hindi yan nababago, mga kapatid. Iyan ay patuloy na magmamanifest sa ating mga buhay, brethren in Christ. Sabi nga, ang better covenant sealed with the blood of our Lord Jesus Christ. Talagang ang dugo ng Panginoon ang ipinangtatak, mga kapatid, sa bagong tipanan na mayroon po tayo sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, because kung ang Diyos nga ay mayroon pong covenant with the Israel, El, brethren in Christ, diba? Sabi niya nga sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, a plans to prosper you and a plans to give you hope and a future. While he never planned anything that can harm brethren in Christ sa mga Israelites. At ang, diba, sabi pa nga, mga kapatid, sa mga pangako ng Diyos na sa bagong covenant, I will never stop doing good. Brethren in Christ, hindi titigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti. And sabi pa nga, dagdag pa, mga kapatid, na He will make an everlasting covenant sa lahat ng tao, mga kapatid, that He will love us with an everlasting love. Kaya yan po ay mga bahagi, mga kapatid, ng tipanan ng Diyos. At ang tipan ng Diyos ay hindi po yan nababago, mga kapatid. To sum up of our today's preaching, we tackle 4 P's regarding sa mga bagay na gustong ipakita, ipagkaloob, ipahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. First point, His unchangeableness of His plan. Second point, His unchangeableness of His purpose. And third point, His unchangeableness of His promise. And fourth point, last point, His unchangeableness of His pledge. And these are the 4 P's that we meditated this morning: plan, purpose, promise, and pledge, brethren in Christ. Tandaan po natin na kung naipakita na, naipagkalob na, at naipahayag na ng Lord sa Old Testament, mas lalong gusto ng Diyos maipahayag, maipagkaloob, at maipakita sa bawat isa sa atin ng lalong sagana, mga kapatid. And our today's promise, pangako ng Diyos na Kanyang ipapahayag ang Kanyang mga plano at mga pangako, kaya't ipinamagitan ang kasunduan at tipanan na kailanman hindi na mababago. Let me repeat, and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na Kanyang ipapahayag ang Kanyang mga plano at mga pangako, kaya't ipinamagitan ang kasunduan at tipanan na kailanman hindi na mababago. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa inyong greatness, sa inyong goodness, and sa inyong grace. Salamat sa inyong protection dahil you're covering up always with your precious blood. Salamat dahil iniligtas mo kami sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga plano, lalang at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us.
Dahil pinagpala niyo na po ang buong aspeto ng aming buhay, you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the very reason why you blessed us always for us to be a blessings to everyone. Kaya once again, this day, kami na naman po ay excited na maging pagpapala sa mga tao, sa aming pamilya, sa aming church, sa aming community, sa aming company, sa aming business, sa school, or sa grupo, or institution na aming kinabibilangan. Lord, will see to it na kami ay magiging blessing sa kanila. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya, na patuloy na naglalaan ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay ng mga salita. Your word will not come back void. Ito ay patuloy na magbubunsod, magdudulot at magdadala ng biyaya at pagpapala sa aming buhay. Hindi kasayangan ang magbulay-bulay ng iyong mga salita. And whenever they have prayers right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Dahil ang pangako mo sa amin, anuman ang aming hingin sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus, ay ipagkakalupo ninyo ang lahat. That's why all of their prayers, I ask all in your name, Jesus. Ito man ay kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kalusugan, katagumpayan, katugunan, kaginhawaan, kabuhayan, katiwasayang kapayapaan. Whatever they are praying right now, I declare all in your name that everything will be granted unto them. Salamat Panginoon, dahil wala kaming hiniling na hindi po ninyo ipinagkaloob sa amin. Salamat God, because kami ay ibinilang mo na kasamang tagapagmana ng aming Panginoong Hesukristo. And now that we are heirs, we are inheritors of all your promises, Panginoon. Kaya thank you for being unchangeable God, dahil you never changes, sa ang iyong mga plano are unchangeable, ang iyong mga purpose are unchangeable, ang mga iniisip mo sa amin, ang iyong testament, ang iyong covenant are all unchangeable. Salamat God, salamat Jesus for your plan, for your purpose, for your promises, and even for your pledges or covenant to each and every one of us. Thank you Lord, thank you Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning brethren in Christ, may God bless us all.